guys, welcome back to my YouTube channel. And again, I am Shatrina with the case. So for today's vlog, I am going to show you a day in the life of a civil engineer / design engineer working from home. Ang taas ng energy, no? A few moments later. Ito medyo na masmasan na ako onte at kailangan natin kumilos-kilos. Gawin na natin yung mga dapat natin gawin kasi today it's really be a long day. Wow, dapat English ang aga-aga. Pero yun nga, ang dami natin kailangan gawin dahil tayo ay naka-work from home. Oh my God. Kailangan natin talaga magtrabaho. So let's go! Okay, so buksan na natin ating laptop and maya-maya may meeting na kami. Meeting. So, ganito lang naman yung routine ko. Pagising ko, maghugas ng mukha and then hindi ko na napakita yun kasi sobrang antok pa talaga ako kanina. And then, ayusin ang kama, buksan ng windows para fresh air and then, eto na, buksan ng laptop kasi ganito talaga pag work from home, laptop ang iyong sandalan. Ito, may meeting na tayo. Konti pa lang kami sa meeting. So, everyday mayroon kaming team meeting para lang kamustahin ang isa't isa. Charing. Or para lang, oo, kasi... Tapos na yung meeting, mga paalala lang. And, syempre, pinapaalalahan na din kami sa safety protocols. Kaya yun. Okay, so eto na. Simulan natin ang ating araw. Oh my God! Nakalimutan ko nga pala the daily health check muna tayo. Meron kasi dito sa work ko na ino-offer silang ganong system na para malaman everyday kung ano ba yung mga health condition namin ng mga employees nila. So, let's do that muna pala. Ang tawag, it's code light boat version 2. Ayan, at home. So, bago ako magsimula mag-work, gagawa muna ako ng breakfast. Ano kay breakfast ko? Yun, peanut butter sandwich and iced coffee. And sobrang happy ko kasi kapag nag-iced coffee ako, super happy ko. Even though, medyo masakit ang lalamunan ko right now. Pero, sige, susubukan pa rin natin ng iced coffee. Huwag natin i-baby ang ating sore throat. Masama magka-sore throat sa panahon na to. Pero, yun nga, feel ko kakadaldal ko lang din talaga to. Kaya, let's make our breakfast kasi medyo gutom na ako. Here's my breakfast, peanut butter sandwich, and iced coffee. Habang kumakain ako, inilista ko na yung mga dapat kong matapos today kasi nakakatulong talaga yung para sa akin na maging organize at magkaroon ng due time management. Wow! So, kapag work from home kasi talaga, yun ang napansin ko, talagang dapat meron kang better time management. Hindi lang pala good, dapat better and best. Inano na good, better and best. Kala mo naman galing mag-ingat. And then, naisipin ko din muna kung ano pa may mga dapat kong gawin at yung mga kaya ko pang gawin. Wow! Sobrang hardworking. So, let's do this. Medyo sumasakit yung ulo ko talaga. Actually, medyo masama talaga pakiramdam ko. Masakit yung ulo ko at saka medyo sore throat. Pasaway lang talaga ako na uminom ako ng iced coffee. Siguro inom na lang din muna ako ng ano, ng Biogesic. As in, itong part na to, sobrang sakit. So, wait lang. Lumayo tayo ng paracetamol, Biogesic. Baka naman, tsareng, ayoko magkasakit. Huwag ako sponsoran, tsareng. Ganito talaga problem kapag, hindi lang dahil work from home, kapag talaga office engineer ka, ang kalaban mo sakit ng ulo because of ingay na mong airport. Yung place ko kasi medyo malapit sa airport eh. So,
ayos lang kaya ako, charot. So, ang hirap pag as a office engineer, yung nakatuto ka lagi sa computer. So, hindi ko alam kung paano ko alagaan yung sarili ko doon. Pero yun, siguro after ko na lang mag-work, iwas na lang ako mag-phone. So, yun ang ginagawa ko. At least, mapahingaman na yung mata ko. Inom na muna nga ako para hindi na sumakit yung ulo ko. I'm so tired. Tired na ako. Masama lang talaga. Siguro talaga yung ulo ko. Ang sakit. So, let's do this again. Let's do this. Let's do this. We are strong, independent women. And we need to work to sustain our highest to the highest to the highest possible lifestyle. Sorry, hindi po. I am a very low-key and magtrabaho ng One eternity later. Finally, lunch break na! Oh my God! Pagod na ako. Tignan yung tsura ko. Parang wala na. Walang ligo. Oh, hindi ko papakita sa inyo na maliligo ako kasi after work na lang ako maliligo. Siyempre, di ba? Ganun talaga pag work from home. Tamad man. So, nakakaya. Baka ako lang. Hindi, joke lang. Ayun talaga ginagawa ko after ako mag-work. Doon ako naliligo kasi parang wala lang. Tamad lang talaga ako. So, yun. Hihiga muna ako kasi medyo masakit talaga yung ulo ko. And later na lang ako siguro kakain kasi nakakawalang gana kumain kapag masakit ang ulo. Magpapahinga lang muna ako. Bayan, may mga lamok. So, hindi ako makatulog. So, sobrang sakit talaga ng ulo ko. Kakain na lang ako. Ang aking ulam ay... Tada! Adobo. Adobong terapin. At saka rice. Yan. So, akala nyo mayaman ng isang engineer? Nagkakamali kayo. Tiyara, hindi. Sana. Sana naman yumaman ko ako. Kahit... Ano ba? Bahala na. Basta yumaman ko ako. Char, kasi sa engineer talaga, when you are starting, sabi daw nila mababa, and you have to gain your, you have to gain experience para, sumabayan yung sahod. Sana, totoo. Sinasabi ng mga matatanda ng engineer, sana, totoo. Naninayag ako sa inyo. Hindi na sumasakit yung ulo ko, tapos hindi naman pala totoo sinasabi nyo. Char, so kain na nga ako, dami kong chika. Yum, yum, yum. A few moments later. I'm done eating and minom ko ng Dutch meal and super sakit pa rin talaga ng ulo ko. Parang feel ko hindi na umi-effect ang Biogesic. And papakitaan ko pala kayo ng mga ginagawa kong trabaho. Baka sabihin nyo kasi, ano itong ginagawa mo? Puro computer ng computer. So papakitaan ko kayo ng project na ginagawa ko. Ito yung example na ginagawa ko sa ad model ng manhole. Yan. Mukha lang nakakatakot. Kayang-kaya naman yan. And then, ito yung mga drawings niya. Ito, structural plan ng manhole. Ito, fold-out plan. And this is the pedestal. Oh, diba? Mukha lang siya nakakatakot, pero caring-caring. Yung project kasi na ginagawa ko ngayon ay tinatawag na HDD project. So, HDD means horizontal directional drilling. So, ito ay isang method na mag-install underground ng mga service conduits, cables, pipelines, etc. Yung parang itago sila sa ilalim ng lupa. So, itong project na to, sobrang daming site na to. And kailangan ko talaga mag-focus kasi sobrang dami nga na site. So, ako lang yung gumagawa nito sa work namin ngayon. And sana makayanan ko. Even though talaga masakit talaga yung ulo ko. Sana maging tolerable pa siya until matapos ang aking shift today. Kaya yun, magtatrabaho na lang muna ako. And ayan, napakita ko naman na sana soon may mas mapakita pa akong ibang mga project. So, dadalhin ko kayo doon para meron din kayo additional knowledge, di ba? Alam mo, parang feel ko hindi masama pakiramdam ko kasi the way na magsalita ako, maybe this is just my personality, no? Madaldal, pero kahit masama na, di ba, nabubulol pa ako. So, kahit masama ang pakiramdam, ay daanin na lang natin sa daldal. So, this is the way na mag-release ako ng stress. Stress. So, magtrabaho na nga lang ako kasi baka hanapan na ako ng aking output. Pero, yun naman, medyo masipag naman ako. Lagi ako nakakabigay ng output. Check! Magpo-focus na po talaga ako. Promise! One eternity later. 5 PM na, pero hindi pa rin tapos ang aking work. So, baka mag-OT ako sa sobrang dami kong ginagawa. Pero itong vlog na to, dito ko natatapusin kasi ayaw ko pa isama sa OT. May stress lang ako. Charing!
So yun, ito lang naman ang buhay ng isang civil engineer na nag-work from home. Upo-upo, kain-kain at nai-stress sa trabaho, sa laptop, sa masakit ang ulo, sa kaka-computer. Pero kahit ganito man yung ginagawa ko kapag nag-work from home ako ay nag-enjoy pa rin talaga ako. Gustong-gusto ko talaga itong ginagawa ko. Wala lang. Gustong-gusto ko nai-stress yung sarili ko. And ayun, yan, makita nyo naman na parang drain na ako. Pero wala, itutuloy ko pa rin trabaho kasi may mga deadline ako at mas nakaka-stress kapag may deadline at nang hindi pa natatapos ang nagagawa. So yun, kung may gusto pa kayong makita sa trabaho ko, just comment down below. At tatapusin ko na talaga tong vlog ko dito. Kaya if nagustuhan nyo tong vlog na to, please don't forget to like my video and subscribe to my channel. At i-click nyo din ang bell button para updated kayo sa mga vlogs ko. And that's all. Bye!